Ako po si Malia at kasama ko ang aking mga kaibigan sina Yosh at Steve. Hayaan niyo akong ipakilala ang isa sa mga traditional na larong Filipino. Ang Luksong Tinik ay nilalaro ng 3 hanggang 10 bata. Ang humpyang ay ginagawa upang malaman at 2 manlalaro sa masisibling taya o tinik. Ang mga taya ay uupo sa sahig ng magkaharap. Ito ay tatalunan ng mga manlalaro. Sa umpisa, 1 level lamang ng 20 ang tatalunan. Kapag ang lahat ay nakatalon na, magdadagdag ng paa ang mga tinik na mas mataas kaysa sa umpisa at tatalunan ulit ito ng mga manlalaro. Hanggang may mabigong manlalaro sa pagtalon. Kung sinong manlalaro ang makatalon sa lahat ng level ng tinik ay siya ang hihirangin ng napanalo. Ako po si Yoshabel, kasama kong aking kaibigang si Malia at Steve. Maglalaro na ang piko ay isa sa pinakatanyag na larong pabatang Pilipino. Ito ay maaaring laruin ng maraming manlalaro. Manlalaro ay ihahagis ang kanyang pamato sa numero 1. Kailangan niyang tumalon sa numero 2 papunta sa pinakamataas na numero at pabalik. Pagkatapos sa kanyang pabalik ay kukunin niya ang kanyang pamato. Paulit-ulit lang hanggang sa makarating siya sa pinakamataas na numero. Patalikod niyang ihahagis ang kanyang pamato at kung saang hugis ito pumatak ay magiging bahay niya na nito at hindi na maaaring tumatpak dito ang mga kalaban. Sa huli kung sino ang may pinakamaraming bahay, siya ang palano. Ako po si Ray Steven. Kasama ko ang mga kaklase ko na si Malia at Yosh. Tayo ay maglalaro ng kailangan natin ng chinelas, lata, at yeso. Sisimulan natin ang laro
sa paghagis ng lata ng bawat isa. Kung sino sa kanila ang hindi makapagpatayo ng lata ay siyang magiging taya. Magdrawing ng bilog at ilagay ang lata sa gitna. Ilagay din ang tsinelas sa ibabaw ng lata. Kailangan patumbahin ang lata gamit ang tsinelas. Habang nakapantay ang taya, itatayo naman ng taya ang lata ng mabilisan. At pagkatapos, huhulihin niya ang mga kalarong nag-uunahan sa pagkuha ng kanilang tsinelas.